Kung ayaw daw mapatalsik sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte, dapat sunod na bisitahin nito ang Amerika. Minungkahi ito ng isang kongresista at anya magiging daan ang state visit para mas magkaliwanagan ang mga lider ng dalawang bansa at maprotektahan din ang maraming Pilipino sa US. Si Madeline Villar sa detalye. Matapos ang pagbisita sa Japan, dapat nang simulan ng gobyerno ang preparasyon para sa state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Itong iginiit ni Kabayan Party List Representative Harry Roque na isa sa mga nakasama sa delegado ng Pangulo sa biyahe nito sa China sa kabila ng patuloy ng mga negatibong pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Amerika. But I did relay to Secretary Asay that after this trip to Japan, I think we should start preparation for an official state visit to the United States. And my reason to Secretary Asay was very pragmatic. Unless we pay a state visit to the United States, baka mamaya the United States will take steps to remove President Duterte as chief executive. Ipinaalala ni Roque ang nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada na napatalsik sa pwesto matapos hindi makinig sa payo ni noong US President Bill Clinton na huwag ituloy ang all-out war sa MILF o Moro Islamic Liberation Front. Giit ng kongresista, nakatala na rin sa kasaysayan ng mundo na ang Amerika ay nagpapatalsik ng mga leader na hindi sumusunod sa kanila, gaya na lang ng ginawa nito sa Nicaragua noong 1983 hanggang 1984. So wag po tayong mag-isip na haka-haka lang ito, usapang barbero lang ito galing kay Presidente Erap, dahil may desisyon na po ang International Court of Justice. Dahil dito, kailangang magkaroon aniya ng state visit ang Pangulo sa Amerika upang magkalinawan na hindi talaga pinuputol ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa kundi sa foreign policy lamang. Kailangan din anyang protektahan ng mga Pinoy sa Amerika na ikatlo sa minority community sa nasabing bansa bukod pa sa pagiging trade partners nito. Para sa Eagle News, Madeline Villar, I'm 1 with 25.